Hi guys! This is Shaira Diaz. And this is Licauco. Yan, magkukwentuhan lang tayo ngayon. Samahan niyo kami ni David. So Shaira, mayroon question para sa'yo. Ano yan? Ready ka na ba? Ready na. What are the three things that you can't live without? A cellphone. Bakit cellphone? Eh kasi nandun lahat eh. Kung nabuboard ako, ayan, maglalaro ako ng games, ganyan. Tsaka parang syempre makaka-communicate sa mga friends ko, ganun, sa family. Mm-hmm. Pangalawa, ano pa ba? Pera. Tama, oo, pwede. Pera. Kasi syempre yung pera, dyan yan. Para magawa mo lahat ng gusto mo, mabili mo lahat ng gusto mo, and makapunta ka kung saan-saan, di ba? Mga dream destinations mo. Tapos yung pangatlong bagay, bahay. Syempre, comfort, safe space, hindi matutulugan. Ikaw, ano yung tatlong bagay na hindi ka mabubuhay pag wala? Cellphone, kasi syempre doon ako nagtatrabaho, doon ako nakipag-communicate, gaya na sinabi mo. Wallet, same, halos same din eh. Ah, diba? Wallet, kasi syempre. Gaya ka lang eh. Oo nga eh, pero basta yung dalagin na to. So, okay. Pangatlo, siguro kotse. Kotse. Sasabihin ko nga rin natin kotse. Kasi hirap. Kasi same sana tayo. Ito naman, David. Ako naman may question sa'yo. What is the most romantic thing you've ever done para sa Valentine's Day? Pumunta ako ng Korea for a girl. Nakwento mo nga yun. Oh, alam ko yung chika na yun. Oo nga eh. So yung pinaka I would romantic. Say siguro yun yung pinaka romantic. Grabe yung gastos mo doon, di ba? Oo, tsaka biglaan yun eh. Kumbaga parang mga 2 days before. Grabe. The trip. Ganun po kagalante at ka-sweet si yeah, David. Parang gusto siya. Love lang, love. Nagkakawa ng pag-ibig. Ikaw naman, what's your most romantic thing that you've ever done for Valentine? Siguro parang may ginawa akong set up, parang gimmick. Parang nagpunta kami sa isang kainan. Tapos, sinurprise ko siya doon. Saan yung kainan yun? Saan yun? Huwag na natin banggitin. Sino to? So, tapos yun, kumuha ako ng mga friends ko na pwedeng tumayo doon, tapos may hawak silang mga cards na ganun. Tapos may kinontrata rin akong parang nagsasampagita. Yung nagbebenta ng sampagita ng mga bata. Mm. Sabi ko, pag bumaba siya ng kotse, bigyan niya ng rosas. Tapos i-lead niya doon sa daan. Oh my God. Who do you want to be with? The one you love or the one who loves you? Siguro yung mahal ko. Bakit? Kasi siguro at least kung mahal ko, magagawa ko ng paraan para mahalin din niya ako ng same way as how much I love her. Tama. So gagawin ko lahat ng best ko para mahalin din niya ako. Tama. O ikaw? Good answer. Ganun din. Actually, same na same ng sagot mo. Ganun din. The one I love. Kasi, tama ka. Parang ang hirap makasama yung taong hindi mo naman mahal, diba? Siyempre, ayaw mo yung napipilitan ka lang. Maganda yung kasama mo yung alam mo magiging masaya ka kapag kasama mo, di ba? So, yun. So, hayaan mo na lang nasaktan ka niya, ganun? Hindi naman ganun. Hindi naman sa ganun. Pero feeling ko, ayun nga, gaya ng sabi mo, gagawin ko yung best ko, papakita ko sa kanya para mahalin niya rin ako. Baka at some point makita niya na, uy, kamahal-mahal din naman pala siya. Tama ka na. Siguro yung mga last part, marami siyang emotions na kinailangan ilabas at maramdaman. Kasi first time ko rin gawin yung parang magkaroon ng emotions na gagalit, iiyak, magagalit ka ulit, and challenging talaga yun for me. Siguro apart from that nga, siguro yung shower scene din. Kasi very intimate siya. And I mean, I'm sure pati ikaw first time mo rin siyang gawin. Yes, first time. First time mo rin. First time. Hindi ko ginagawa yung sarili life eh. Okay. Ako, at bilang nandun na rin tayo sa usapang memorable scene, yung shower scene din. Bakit? Hindi ko rin siya. First time ko lang din gawin yun. Iba yung sabi mo sa akin natin ah. Ha? Iba yung sabi mo sa akin. Huwag ko kayo maniwala sa kanya. Pero joke lang. Memorable din yun. First time. Nakakaba. Basta yun, masaya naman. Ay, masaya. I mean, na-enjoy ko siya na ma-experience yung shower scene na yun. Ako, si Rhea, at saka si Shaira, parang may pagkakaparehas din siya. When it comes to love, yung pag-surprise sa mahal mo, nandiyan yung effort, yung parang kahit na alam mong may mali, pero magsistay ka pa rin kasi mahal mo yung tao. And nandun yung
parang nandun yung thought na, hindi, kaya ko siyang baguhin. Kaya kong... Ganun yung mga babae, no? Gusto talaga, binabago na lang. Hindi naman lahat. Hindi naman yung totally na... Challenge kasi. Oo. Kasi syempre gusto mong mapabuti yung taong mahal mo, di ba? So, para sa akin, yun yung isa sa mga pagkakatulad ng character ko doon kay Rhea. And yeah, sobrang magmahal. Any difference? Pag alam kong may mali, very outspoken ako. Sinasabi ko, hindi ko siya tinatago. Gusto ko maiaayos ko siya. Parang ipapaalam ko doon sa tao na mali yung ginagawa niya, nasasaktan ako, ayusin natin to kung gusto mo magstay ako. Ikaw, Axel and David. Meron kami similarities when it comes to love kasi syempre lahat naman tayo kapag na-in love tayo, ginagawa natin lahat ng best natin para din sa babae, best foot forward all the time. But then hindi ako ganoon ka extreme. I mean for sure nagkaroon na ako ng time when nasaktan ko yung babae. And gagawa ko ng mga over the top na mga bagay para lang ma-win back yung babae. Good boy ka ba? Good boy. Good boy tayo. Iniimbitahan namin kayo manood ng Without You. Yeah. Dapat yung abangan po yan. So don't forget, February 15. Scene. Showing na po in cinemas. Without You. But I will always stay in love.